Run for your life! I'll cover you! For somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon, binalaan po ng Estados Unidos ang China ng matinding consequences kung ikiklaim nito ang Scarborough Shoal. Pero bago po ang lahat, shout out muna sa ating tagapanood kay Alice Archaga, kay Alexander Ramat, kay Conrado Balubal, kay Gary Geronimo, at sa pinakahuli ay kay Pau Daniel. Marami pong salamat sa panonood sa aking video at God bless you po mga idol. Pero bago po ang lahat, don't forget to like at subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell para po kayo'y manotify sa mga bagong video ko. Salamat po! Sinabi po ng US East Asia at Pacific Affairs Assistant Secretary David Stillwell na ang anumang pagtatangka ng Beijing na gawin ito ay isang mapanganib na hakbang. Ang China po ay pinalawak ang pag-angkin ng maritime sa buong bahagi ng South China Sea ay isang ganap na labag sa batas. Ang anumang aksyon sa bahagi ng Beijing na gawing physical na sukupin o kunin muli ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal ay matutungunan ng pangmatagalan at malubhang kalalabasan. Sinabi ng US East Asia at Pacific Affairs Assistant Secretary David Stillwell nitong Martes ng gabi, July 14, oras po ng Maynila, habang binigyan din niya na ang China ay hindi maaaring gawing ligal o igiit ang mga maritime claims nito laban sa Pilipinas sa mga lugar na natagpuan ng tribunal na sakop ng Philippines EEZ, Exclusive Economic Zone. Inulit din ni Stillwell ang paalala ng US Secretary of State na si Mike Pompeo na ang Maynila at Washington ay may mutual defense treaty. Ito ay sumasaklaw sa South China Sea na binabanggit na anumang armadong pag-atake sa mga pwersa ng Pilipinas o pampublikong sasakyang dagat sa lugar ang siyang magtutulak para gumana ang mutual defense treaty na mag-uutyok sa mga responsibilidad sa pagtatanggol sa isa't isa. Ang anumang galaw ng People's Republic of China na physical na sakupin, pag-reclaim o militarize ang Scarborough Shoal ay isang mapanganib na hakbang sa bahagi ng People's Republic of China at makakaroon ng pangmatagalan at malubhang kahinatnan para sa relasyon ng PRC, People's Republic of China sa United States, pati na rin po sa buong rehiyon. Sinabi ito ni Stillwell sa Center of Strategic and International Studies sa 10 South China Sea Forum noong Tuesday. Karagdagang kaalaman, kinopirma po ng Department of National Defense na nakasalalay pa rin ang pagkuha ng mga Type-129 attack helicopter mula po sa bansang Turkey at inihiling po ng Turkish government na ginagalatiya na maaari nitong ma-export ang helicopter sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng pagpapasya ng Technical Working Group ng Philippine Air Force na ibagsak ang T-129 attack helicopter bilang pabor sa isa sa tatlong mga modelo ng helicopter ng Amerika na inaalok sa Department of National Defense at Philippine Air Force. Ang posibleng dahilan kung bakit hindi mabitawan ang T-129 attack helicopter dahil po ang ating gobyerno ay gumawa ng isang commitment to buy something mula sa Turkey bilang bahagi ng patakala ng pamahalaan sa pagpapabuti ng relasyon sa mga bansa, kabilang ang bansang Turkey. Ngunit ang problema po, ang saldo para sa paunang pondo ay mag-expire na po sa December 31, 2020 at hindi na po maaaring palawigin pa mula nang ma-expire ito noong nakaraang taon, 2019. Mga kaibigan, maraming salamat po uli sa panonood ng aking video and don't forget to subscribe at like ang aking video at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ko at paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page CyberTech08 Vlog na sa ilalim po ang link. Salamat po, sa uulitin!
Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.